Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Heto ho. At napakainit na naman nitong ating tatalakayin, mga kaibigan. Gusto ko po muling ibahagi sa inyo ang nilalaman ng kaunting video clips na yan. Nako po. Ito po ay isang napaka-action na drama. Padayag nyo pa ho ang nakapanood ng Hollywood na pelikula dito po sa video na yan. Yan ho ang ating tatalakayin, mga Candice. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po ay muling nakikiusap, nagpapaalala kung pwede lang po. Panoorin po natin ang tapos ang vlog na ito at nang sa ganun po, lubos po natin maunawaan. Eto, panoorin po natin. So, bakit natin lalagyan ng drama? And then I'm sorry that I got it there. I gotta change my life to be with you. I'm really sorry, Pa. Eh, ngayon pa lang, may umiiyak na ron, ha? Meron ang mga nagpaparinig sa amin. Ewan ko kung sino yung mga yon sa likod. Nakipera-pera lang. Sana lang ay magkaroon ng discretion yung panel na i-exclude yung mga people who are not involved here, ha? At kasi baka magkagulo eh. Ako eh, we will not tolerate na paparinggan tayo. Ha? Yun lang ang sinasabi ko. Kung yun ang drama nila, well, they have another thing coming. Sana wag. Sana wag humantong sa ganon. Because they want to make it ugly. Well, we will not take that sitting down. Yun lang naman. Ewan ko, sa loob kasi may mga nagpaparinig na na walang konsyensya yung mga yan, pera-pera lang, di huwag nila kaming ipoprovo. Unang-una, hindi tama yun, ha? Pangalawa, hindi namin papalampasin yun. Sana lang, ang akin lang panawagan, kung may nakikinig ngayon dito sa DOJ, control the proceedings. Huwag niyong gawing circus, huwag niyong gawing away ito, ha? Kasi ayaw namin makipag-away unless awayin kami. Sir, so yung nagpaparinig po, hindi po kayo sure na part po sila ng PI? Kahit part sila ng PI o hindi sila part ng PI, hindi dapat nagpaparinig yung mga ganong tao. Nagpo-provoke sila eh. Ano po sir yung sinasabi? Exactly? Sabi, yung mga yan, pera-pera lang naman yan. Pinapagtanggol nila yung mga masasamang tao, di ba? Walang konsyensya, yun ba naman yung tama, di ba? Sasabihin ko sila ngayon, pagbalik, sabihin ko, huwag niyo kaming ipoprovoke dito. Kung ayaw niyo nga, Ano proceeding po ba yung nangyayari ngayon? Wala pa, hinihintay namin. Parang before, ano po nangyari ito? Oo, pero as if on cue, may umiiyak na. I'm sorry. No. Okay, alright. Sino naman po? Ha? Woo! Eto. At pasensya na po at tika nga po yung medyo napapaismile lang po tayo ng county. Shoutout muna at maraming salamat Isiminay at News 5 sa paggamit po ng inyong kaunting video clips. Okay, ito po. Now, tayo sabay-sabay muna ng umismile. Ayun, sapagkat ay karapatan po natin na umismile. Ha? At karapatan din po natin na minsan ay umiyak. No? Sabi ko nga po, ay hindi kabawasan ng pagiging lalaki. Ang umiyak. Ayan. Datapuan sa punto pong ito, mga kaibigan, ay diyan po sa video na yan ay magbibigay po tayo ng kaunting pagtatalakay dito po sa sinasabi ni Atty. Topacio
na may nagpaparinig sa kanya eh. Ha? Ayan, nung lakas pa ng pandinig nitong si Atty. Topacio. Sa pasensya na po ha. Talagang ako eh. Napapatawa lamang talaga ha. Sabagat na sabi nga niya, may nagpaparinig sa kanya si kay Atty. Topacio. Yan po ang ating tatalakayin, ha? Yan ang lakas pa ng pandinig ni Atty. Topacio. Sa bagay, bata pa to eh. Kung titingnan ang edad nito ay around siguro mga 60 ganyan na. No? Malakas pa ang pandinig nito. Kaya marami po siyang naririnig. And then talakayin po muna ang una natin dito. Itong pag-iyak ni Tevez, ha? Paala-ala lang po. At tayo po ay, yung video pong iyan ay ilang buwan na nakakaraan, hindi po bago yan. Buti po tayo ay nakakaintindihan sapagkat tayo ko pong bigyan kayo ng ika nga po yung mga fake news. Ano? Eto po, una po natin talakayin dito itong pag-iyak ni Tevez. Ilang araw kaya niya itong pinraktis. Bagay, mahirap umiyak. But nire-respeto po natin, na sa akin po, in fairness naman, nire-respeto po natin ang pag-iyak kahit isang lalaki po. Sapagkat ito po ay normal na nangyayari sa isang lalaki ang umiyak po. Nire-respeto po natin yan. Kaya lang, data po at sa punto pong ito, siguro po kayo ay magtataka kung bakit naisama ko yung video na yan. Diyan po sa ikang video nitong si Atty. Topacio na iyan ang lakas pa ng pandinig. Yan ang lakas pa eh. Maliwanag naman ho diyan sa video na yan. Na tinutuligsa. Tinutuligsa nitong mismo ni Atty. Topacio na ang pinupuntuhan nito sa video na yan ay maraming drama itong kampo ho ng mga Digamo. Lalong-lalo na po itong namatayan at mismong namatay itong asawa ni Governor Janice, Mayor Janice Digamo. Ang pinupunta po niya dito ay kung bakit nagdadrama pa at iyak ng iyak. Diyan po, kung makikita sa social media, may mga umiiyak. Alam mo, sabi ko nga, hindi naman tayo sa nagdudunong-dunungan. Ikaw kaya, Atty. Topacio, ang maging biktima ng karahasan diyan sa Negros. Baliktarin natin ang sitwasyon. Diyan ka tumira sa Negros. At ikaw ay, ikaw nga po ay alisan ng tainga. Yung kabilang tainga mo ay alisin. Di umano. I-example lang ng mga gumagawa ng karahasan diyan sa Negros. Subalit nung pag-alis ng tainga mo, ikaw po ay nabuhay. Hindi ka kaya iiyak niyan, Atty. Topacio? Alisan ka ng kabilang tainga. Example lang po to. May gumawa po tayo na example data po. Itong si Atty. Topacio ay talagang tinitira na ika nga po hindi legal. Sa kanya ha, sa kanya pong pananaw ay isa pong drama ang nangyayari po diyan sa kampo ng mga Digamo na hanggang ngayon po ay nagdurugo ang puso, umiiyak, wala lang hong makita ng luha sa pagkatubos ng luha. Subalit questionable ho dito kay Atty. Topacio. Sige, baliktarin natin ang sitwasyon. Kunwari ay taga Negros ka, Atty. Topacio, balatan ka ng buhay diyan sa Negros na mga ikangapoy, mga sangkot sa mga karasam. Hindi ka kaya iiyak, Atty. Topacio? Sabi ko nga sa iyo eh. Ang pagkakaiba lang po natin, Atty. Topacio, at ang taong bayan, ikaw po ay nakapasa sa bar exam at nag-aral ka ng pagiging abogado. Yan lang po ang pagkakaiba natin. But gamitin mo ang iyong sentido common. Ayon po sa ikang po eh. Turo ng mga legal na investigasyon. Kita mo,
Ha? Talagang ano, tinutulig sa niya eh. Hmm. Binabalok to't eh. Ah. Okay, ito naman. Makikita nyo po diyan. Ha? Eh, itong si Topacio, panay ang ikangapoy. Pagkundina dito, anong tawag dito sa malalim na Tagalog? I'm very sorry, minsan yung malalim na Tagalog, hindi ko na mano eh. Hindi ko na mabigkas eh. Ha? Agensya dito sa mga umiiyak, sa mga digamo. Ha? But ang kliyente mo, tingnan mo naman na Tony Topacio. Ha? Kung umiyak, paghambingin natin. Hmm. Eh, tinitingnan kong mabuti itong iyak ni Tibes at pinaghahambing ko po dito sa mga iyak before ni Janice Digamo at ang mga biktima na nakaligtas. Pinaghahambing ko po ang iyak nitong si Tibes at Tony Topacio. Ay talagang itong iyak ni Tibes ay pawang scripted. But itong sa punto po ng mga digamo ay hindi po scripted yan. Ha? Eh, nandiyan ka rin lang eh. Sinasabi mo eh. Binibigyan mo ng kahulugan ng mga pag-iyak. Sige, magbigayan tayo ng mga kahulugan. At hindi lang po ako ang nagsasabi niyan na mga pag-iyak na Tibis niya na scripted. Taong bayan po ay nagsasabi na yan po ay scripted. At nang sa ganun po ay makakuha ng simpatiya sa taong bayan. Ba't nagkakamali po kayo, Atty. Topacio? Nagkakamali ka, Tibes. Hinding-hindi, iyan kakagatin ng taong bayan. Oh. Eh, silip ka ng silip eh. Hindi mo nasisilip yung kliyente mo kung anong ginagawa. Ah. Silip ng silip ikaw. Dito sa mga digamo kahit pag-iyak. Ha. But hindi mo napapansin ang pag-iyak ng iyong kliyente. Sabagay, ikaw siguro ang direktor niyan, Atty. Topacio. Nasa ganun po, ay gawin mo ito, gawin mo ito. Lisin natin ang landas. Lisin natin ang taong bayan. Yan siguro ang sinasabi mo sa iyong kliyente. Kaya natututong umiyak nang walang luha. Oo nga eh, di ba? Oh, may luha naman. Hmm. Naubos na yung luha dun sa bandang huli. Di ba? Oh, nilang araw kaya nito itong pinag-aralan. Hmm. Ang gusto kong ipunto mga kaibigan dito, ito po ay isang ikangay pambubuli, panlalait, na hindi po hindi dapat na ginagawa po ito ng isang abogado. Hmm. Hayaan nating umiyak po yan, si Tibes. Walang problema po sa atin eh. Kaya lang po napansin natin ito sa puntong ito. Napapansin po nitong si Atty. Topacio ang mga pag-iyak ng kampo ni Tib na kampo ni Digamo na ika nga po paspinas lang subalit himalang na buhay yung iba. Yung iba naman po ay kamag-anak na pinas lang na lumutang upang tumistigo ay umiiyak ang puso, umiiyak ang kanilang mga damdamin sapagkat wala pong ustisya. Ha? Bakit ganun na nangyayari? Imbes na mag-focus ka dyan, Topacio, sa iyong mga kaso na ika nga po ipagtanggol ang tamang karapatan nito si Tibes, ba't iba po ang iyong pinagtatanggol? Ha? Hindi po karapatan ni Tibes ang iyong pinagtatanggol. Ha? Alam niyo na ho kung anong pinagtatanggol mo. Ha? Tingnan na, tumataba si Atty. Topacio dyan sa larawan na yan. Ha? Tingnan niyo naman, purihin natin. Diba? Purihin natin eh. Kita mo, tumataba siya eh. Kasabay ho ng kanyang pagtaba nitong Atty. Topacio na to. Tingnan nyo ang bulsa niyan. Tumataba rin ho ang bulsa. Makapalan laman. Diba? Nalagang. Anong laman ang kaya ng bulsa nito? Dollar? Ay, hindi dollar. Piso eh. Sapagkat ang pinagtatay. Eh, hindi. Alam mo, kapag ang bayad ay galing sa ibang bansa. Ha? Dahil yung kliyente niya nasa ibang bansa. Eh, sabihin natin dollar na yun. Diba? Hmm. Okay mga kaibigan, sana ho ay nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Hmm. At doon ho, marami po ang nagtatanong diyan sa comment section at kalat na kalat ho sa social media. Ay ilang araw na po na abutin ng mga isang linggo, hindi pumuputak. Ha?
Ay, baka nagtatago na naman ng ilang araw, ilan isang linggo, tapos biglang lalabas. Simula nung Pinas lang, may nangyari sa Negros na itong si Junar ay bigla pong naglaho na naman itong dalawa. Siguro nagpapalambig pa lang at gumagawa siguro ng script. Paglabas nito ay meron naman dalang pasabog. Pasabog na basura. Wala eh. May nagahanap kay Topacio eh. Tapagkataba nag-aalala, baka mamaya eh, siya itong ika nga po eh, pinatumba na eh, ng ibang tao eh. Kaya marami din nag-aalala. Baka mamaya pinatumba na talo sa boxing eh. Torne Topacio, kung nasaan ka man ngayon po ay pagpalain ka at sana po ay magising ka sa buong katotohanan. At Kuya Arnie, kung nasaan ka man ngayon, marami pong ano po sa iyo. Maraming nananalangin na sana po ay ang iyong kalusugan ay malayo sa anumang karamdaman at iiwas ka sa ibang kapahamakan, sa anumang kapahamakan. Ako po ay nagtataka. Marami po nagme-message sa akin na mga ganyan na sana po itong si Tevez kung saan man naroroon ay iligtas sa kapahamakan. Medyo nung una nag-iisip ako. Kinumpronta ko, ginamit ko itong aking sentido common. Napakahalaga po pala nung mensahe nito kay Arne Tevez, nitong ating mga mahal na netizen. Alam nyo, ulitin ko ang sinabi. Sana po, Arne Tevez, ay iligtas ka sa kapahamakan kung saan ka man naroroon ngayon. Sabi ko, kampi ata ito dito kay Arne Tevez eh. Diba? But, katulad nga po na nasabi ko, minsan na ang buhok ko po, ang ulo ko po, ay totoo lang po, ay hindi lang ho patubuan ng buhok. Hindi katulad po nung kay Tevez. Ito minsan po ay ginagamit ko yung utak ko. Ang kahulugan po pala nun ay napakalalim. Ayaw ho nilang magkasakit si Tevez. Ayaw nilang magkaroon ng kapahamakan, mapunta sa ibang kapahamakan. Sa madalit salita, ayaw po nilang mamatay si Tevez. Sa masaika nga po sa sakit, sa lahat po ng mga aksidente, ayaw po nung nag-chat sa akin. Ang gusto po palang ipunto nito, mga kaibigan, ayaw nilang mamatay si Tevez sa anumang paraan. Gusto nila buhay si Tevez, malusog. Yung pala ang gustong ipunto. Sapagkat kung ito ay mamamatay sa mga ganung bagay si Tevez, ay hindi po mapagdurusahan ng patas ang nagawa niyang di umano nakasalanan. Ang gusto pong ipunto dito, nitong nag-chat sa akin, na ikaw nga po ay nagpapatid na ganung mensahe, ang gustong ipunto niya po ay makapagdusa po siya sa kulungan ng buhay. Gusto niya pong nasa kulungan siya pag nagkaroon po ng pagkakataon na ito pong kasong ito ay dumating po sa puntong naisulong hanggang dulo. Gusto po nila itong si Tevez ay nasa isang kulungan na walang sakit, pinapawisan. Alam mo ho, sa kulungan ay walang aircon eh, di ba? Kaya't gusto nila ganun ang mangyari. Kaya't marami rin po ang nananalangin dito kay Tevez na sana po huwag siyang mapasama sa mga anumang kapahamakan. Huwag siya na sayang magkasakit. Bagkos dapat siya ay nagduruso sa kulungan kasama ho ng mga nakakulong na ika nga po'y nahatulan dahil sa nagawa nilang kasalanan na pinagbabayaran po sa kulungan. Sa bagay, pag namatay ang isang tao, ay talagang wala na, hindi ka na magdurusa sa iyong nagawang kasalanan. Ang pinakatama ho dito ng pagbayad ng mga nagawang kasalanan ay makulong at maghimas sa rihas na bakal at hindi po bigyan ng special treatment pag nakulong doon sa kulungan.
Okay mga kaibigan, bitin na naman tayo. Yung haba na naman ito ha. Bitin na naman, wala tayong oras. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po.